ba dapat katagal ang panliligaw? 5 months? 2 months? 1 month? Or baka 1 day? Depende! O, paano kapag bangit pero mabait? Hindi kasi, hindi pa ako nagpapaligaw kaya di ko alam! Wala, pag gusto mo. Pag gusto mo, sagutin mo na. Hindi ka dapat pinapatagal yung panliligaw na yan. Gano makatagal panliligaw? Ganun katagal. O, paano kapag pogi? Pag pogi, sagutin ka agad! Anong ligaw-ligaw? Yo, what's up? This is Real Talk Darbs, back at it again. And today, we're gonna be discussing about another interesting topic patungkol sa mga manliligaw dyan at nagpapaligaw. Pwede ba ako manligaw? Puso pa ba talaga ang panliligaw? O dapat na itong alisin kasi hindi naman dapat ito pinapatagal? Babae lang ba talaga ang nakikinabang dito? And of course, what are the things that we may be able to learn from this kind of situation? Let's find out. Panliligaw, courtship. Isa ito sa stage ng isang relasyon wherein pinuperso ng isang lalaki ang isang babae. This is a period na tinatawag nating getting to know, kung saan kinikilala nyo ang isa't isa. Malayo na rin ang pinagkaiba ng panliligaw noon kesa ngayon. Noon, matagal ang panliligaw. Ngayon, malandi na. Sorry, mabilis na lang. Noon, pakipot ang mga babae. Ngayon, may mga easy to get na lang. Hindi ko sinasabing ikaw. Ba't ka nagagalit? Pag alam mong hindi sa'yo yung patama, wag mong saluin. Hmm? Si Jollibee ka ba? Oo, so talaga. Noon, kailangan pa mag-serve ng mga lalaki sa pamilya ng babae. Gaya ng pag-iibak ng tubig, pagtulong sa gawaing bahay, at pagsisibak ng kahoy. Pero ngayon, ikaw na yung sinisibak. Joke lang yun, ha? Dahil kailangan pa niyang iwin ang consent ng mga magulang. Ngayon, kahit hindi pa nakikilala ang pamilya, eh magjowa na. Noon, pumupunta pa ang lalaki sa harap ng bahay ng babae para mangharana at magplay ng gitara. Ngayon, online na lang ang ligawan at video call na lang. O pag-send ng playlist sa Spotify ang ginagawa. You see, sobrang dami nang nagbago in terms of courtship. Na marahil, dala na din ang pagbabago ng panahon at teknolohiya. Since we are adapting to the changes of modernization. But the question is, gaano nga ba talaga katagal ang panliligaw? Some says dapat hindi longer than a year. May mga nagsasabi naman na 2 months lang. Ang iba nga, baka 1 week lang. You see? Iba't iba. Kasi it varies and it depends yon doon sa dalawang taong na involved. Hindi siya one size fits all na answer. Katulad ko, ako mismo hindi naniniwala sa panliligaw. Personal choice din yon ng both parties. Kasi for me, there's no exact length kung gaano ba dapat katagal. Because again, it depends sa inyong dalawa. Depends sa preference nyo, sa mga values na pinapaniwalaan nyo, sa kultura na meron kayo, at other factors na nakaka-apekto dito. Alam ko ngayon, ang mga Gen Zs katulad ko, tinatawag namin itong talking stage. Bakit ka tumatawa? Bakit ka tumatawa, Kerbo? Ha? Bakit niba ang mga Gen Z? Parang getting to know lang din and then deciding if you're compatible or fit sa isa't isa. Now, hindi ko naman sinasabi na gawin nyo ulit yung dati. Mag-igib ka, magsiba ka ng kahoy. What I mean is, mahalaga pa rin na makilala nyo ang isa't isa bago kayo pumasok sa isang relationship. Huwag kayo maging indecisive o padalos-dalos ng desisyon. Learn to wait and be patient. Aminin man natin o hindi, marami kasi ngayon instant o gusto makuha agad-agad mga bagay na gusto nila. So, what are the 3 things that we may be able to learn from this kind of situation? Number 1, you should court to marry. Sa mga lalaki, kung manliligaw ka, ask yourself if you see yourself kneeling down and asking this woman's hand for marriage. Now, the question is, gaano ka ba katagal willing to wait? When while waiting, what are you gonna do to win her heart? Kung hindi, tigilan mo na. Magsasayang ka lang ng oras at pera. Number 2, para sa mga babae, don't lead him in for too long. Sa mga babae, okay fine, gets ko na kayo dapat ang suyuin. Hindi naman kasi pwedeng manliligaw lang, pero assurance agad ang gusto, di ba? Pero I hope that you're also a woman enough to let the guy know kung hindi talaga pwede. Hindi nakakaganda yung may pinapaasa ka. Number 3, never compare your story to others. Iba't iba ang story ng couples. Hindi nasusukat sa tagal o bilis ang success ng isang relasyon. It's just a matter of intention too. Remember, kung hindi mo pa kayang panindigan, huwag mo na lang munang pasukin. This will just save you for another heartache. Real talk.
Gano'n ba katagal dapat ang panliligaw? Honestly, hindi naman talaga dapat ito natatapos. Couples should always court each other kahit na sila na, to make their partners feel that loving them isn't just about spark and excitement. Men, always pursue your women. Make her feel that your feelings may have changed, but it's not for the worse, but for the better. Palalim ng palalim at pamahal ng pamahal. Sa mga babae, always appreciate and respect your man. Make him feel na despite his shortcomings, you're still there para suportahan sila. At the end, wala namang relasyon na hindi dadaan sa pagsubok. It's a matter of choice and commitment to make the relationship work. Puso pa ba ang harap?